Hello po mga pastors. So today I'm going to teach you how to live stream a pre-recorded video using Facebook Live. So ito po yung mga bagay na kailangan natin. So number one, we need to download the OBS software. So ang ibig sabihin ng OBS ay Open Broadcaster Software. Yun po yung gagamitin natin to stream your pre-recorded video sa Facebook. Pangalawa, of course, you need a stable internet connection. As you stream your video live, kailangan tuloy-tuloy po yung connection ninyo para hindi po maputol yung inyong videos. Pangatlo po, of course, you need Facebook account. Pwede nyo pong i-cast or i-live ang inyong video through your Facebook page or your Facebook group or even sa inyong personal Facebook account. So, as a church, I recommend po na gamitin po natin yung church Facebook page natin kung saan natin ilalive yung ating video. So, yung pang-apat po na kailangan natin is yung video file. So, pwede po itong yung na-edit na video file na or yung raw file mismo ng sermon ni Pastor. At panghuli, kailangan po natin ng isang JPEG na wallpaper ng inyong church or any graphics para po sa standby or habang nag-aantay po yung mga tao, ito po yung picture na mag-a-appear doon po sa live habang hindi pa po lumalabas yung inyong video. Okay, so buksan po natin yung OBS software. So, ito po yung makikita ninyo once na binuksan po ninyo yung inyong OBS software. So, ngayon po, una po, punta po kayo doon sa controls, dito po sa lower right, at makikita nyo po yung button that says Studio Mode. So, click po natin yan, at mag-a-appear yung dalawang screen. So, kung familiar po kayo sa Easy Worship, medyo parang ganun din po yung principle. Nandito po yung preview, tapos nandito po yung live window kung saan po natin makikita kung ano yung lumalabas doon sa live feed. Ayan. So, once na na-set up na po natin to, gagawa po tayo ng dalawang scene. Una, yung sermon video po. Tapos yung pangalawang scene ay yung wallpaper na nandoon po yung logo ng church ninyo. So, ang gagawin po natin, dito po sa scene, meron na pong naka-load na scene po dito. So, ang gagawin po natin ay mag-a-add po tayo ng source. Right? So, click on the plus sign. And meron pong iba't ibang source kayong makikita dito. So, click on media source. So, una po nating i-set up ay yung inyong sermon video. Right? So, click OK. Then, dito po, mag-open ng panibagong window where you need to locate yung inyo pong sermon file. So, ito po yung sermon file na nirecord namin kanina. So, open. And then, click OK. Alright? So, nakaset na po yung ating pong sermon scene. Ngayon, gagawin naman natin yung wallpaper. Alright? So, gagawa tayo ng pangalawang scene. So, on the scenes window, click on add scene, tapos i-rename natin siya na wallpaper or standby. Okay. And then, doon po sa source, again, meron pong mga options ulit. And this time, we will click on image. Alright? So, mapapansin ninyo, meron pong image, meron ding image slideshow. So, kung gusto ninyong nagpapalit-palit yung image, for example, announcements, pwede rin po yun. Pero ngayon po, we'll just select one image, which is yung wallpaper po ng ating pong church. Right? And just select the image from our file. So, mapapansin nyo po, yung ating pong image ay hindi po fit doon po sa window. So, right-click, transform, and fit to screen. Okay, so meron pong mga controllers dito po sa side para mag-allow nyo po yung inyong image para mag-fit po according to your preference. So mag-start po tayo doon sa wallpaper po natin. So
you can use different transitions. Meron pong dalawa dito, cut or fade. So once nakinlik po natin yung fade, papansin nyo po, magmo-move na po dito sa kabilang side yung wallpaper. So ito po yung live na makikita ng ating pong mga viewers. Alright? Tapos kung ready na po tayong i-live yung ating pong sermon video, i-click lang po natin dito sa scene. Alright? So hindi pa po siya nagpe-play dito, pero once we move it to the program window, ay mag-i-start po yung mag-play. So make sure din po na inyo pong yung audio po ninyo dito sa desktop audio ay naka-mute, right? Naka-set naman na po 'yan na naka-mute na siya, and yung audio source po ng video ang nakabukas para marinig po yung voice ng inyo pong sermon. So next po na gagawin natin, hindi pa po ito nagkakas sa Facebook kasi ang next na i-set up naman natin ay yung Facebook Live. So, punta po tayo doon sa ating pong Facebook account or Facebook page. At doon po sa ating pong composer, no? Yung usually yung pinagtatypan po natin ng status update natin. Doon po sa taas, meron po tayong makikita ang mga buttons that says create. So, click po natin yung live. Click the live button. So, ngayon maglo-load po ito, yung settings po natin. Pupunta po tayo doon sa connect. So camera, connect, click on connect. Alright. So meron pong dalawang window po tayong makikita. So una yung setting po ng streaming, and pangalawa kung ano po yung mag-a-appear when you start streaming live. So nandito po yung mga options saan page nyo po gustong i-Facebook Live. Tapos you can post a status like join us for worship or for online worship today at 10 a.m. So parang gumagawa rin lang po kayo ng status sa Facebook. Then name a title for your sermon. Okay? So we can say weekend celebrations. March 22, 2020. Then you also have the option na habang nag-i-stream siya sa Facebook page, eh lalabas din siya sa inyong Facebook group. So kung meron po kayong Facebook group, you can use that to cast your video or to stream your video. Ayan po. So move naman po tayo dito sa kabilang side. Now, naset na po natin yung dito. Dito naman po sa left side. Ang important lang po dito sa area na ito ay makuha ninyo yung tinatawag na stream key. Ito po ay isang mahabang code kung saan yun po yung ililink natin sa OBS para yung Facebook tsaka yung OBS ay mag-usap po sila. Ayan. So, yung stream key, nandito po yan sa number 2. Alright? And just hit copy. Alright? So, nakopy nyo na po yon, yung code na yon. Tapos, pupunta na po tayo, babalik po tayo sa OBS para ikabit itong code na ito. Alright. So, going back dito po sa control, punta po tayo doon sa settings. Tapos, from settings, hanapin po natin yung stream. Sa service, let's select Facebook Live. And then, meron pong blank po dito kung saan ipe-paste po natin yung ating stream key. Ayan. So, ito na po yung stream key. Click OK. Right? So, ngayon po, itetest po natin kung nag-uusap po yung OBS saka yung Facebook Live. Bago po tayo mag-stream, ang unahin po nating ipakita yung wallpaper. Ayan. So once na nag-start po tayo mag-stream, ito yung unang makikita ng inyo pong mga viewers. Alright? So kapag nakaset na po yan, click on Start Streaming dito sa control.
Alright? So, ibig sabihin po nito, binubuksan na po ng OBS yung kanyang communication para i-receive po ng Facebook. So, depende po sa inyong internet speed, makikita nyo po dito kung okay po yung inyong internet speed at yung streaming kumbaga performance po ng OBS. So, green is good. Alright? So, now, babalik tayo doon sa Facebook at makikita ninyo dito sa preview window ay meron na pong wallpaper. So, ang nangyayari po ngayon, nag-uusap na po si OBS saka si Facebook. And now, you can decide to go live. Alright? So, pag nag-go live po tayo ngayon, makikita na po ito lahat ng inyo pong mga followers. So, I will hit go live. Depende po sa inyo pong timing kung kailan nyo po ikakas ang inyong video or i-stream. At any time, you can move the video from preview to program. So, just hit the transition, cut or fade. And at the moment po, nag-i-stream na po yung inyo pong video live doon po sa page po ninyo. So, mapapansin nyo po, meron pong live na sign dito. Ibig sabihin, online po tayo, napapanood po ito ng mga tao. And they have the option to give comments and interact. So, suggestion ko po kapag nag-i-interact po yung ating mga viewers, mag-comment din po tayo. Let's entertain them. Parang sa church lang din po, kapag meron pong dumating na mga bagong tao, and they enter our church, we welcome them, we say hi, at we can say to them na enjoy the sermon today or enjoy the service today. So maganda po na i-test po ninyo habang nag-live feed na po ang inyong sermon, gumamit po kayo ng ibang phone para makita po ninyo kung working po siya. Ayan. So, dito po sa aking phone ay nagpe-play po siya. So, once matapos po yung inyo pong sermon, just click on end live video. Ibig sabihin, puputulin nyo na po yung inyong broadcast. Ngayon, meron pong option dito. Pwede nyo pong piliin na i-save yung video. Ibig sabihin po nun, mananatili yung video doon po sa Facebook page ninyo or pwede rin po ninyong i-delete after that. Ibig sabihin po nun, hindi na po makikita ng mga tao yung video kahit gusto nilang panoorin at a later time. Alright, so that's how you live stream a pre-recorded video on Facebook Live. So, pwede nyo pa pong i-explore itong OBS, pwede kayong gumawa ng mga multiple scenes like announcements, iba pa pong mga video, kumbaga yung mga countdown videos bago po mag-start yung sermon. Yung mga possibilities po dito ay marami po tayong pwedeng magawa para po sa ating pong congregation. So, let's take advantage of social media and technology para po maabot po natin hindi lang po yung ating mga members sa church, kung hindi yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus. So, God bless po sa inyong lahat.